Hi guys, good morning. Welcome back sa aking channel. And for today's video, mag-a-unbox ako ng nabili kong stand mixer. Stand mixer, guys. Bumili ako ng stand mixer, guys. Wala akong budget. I-unbox ko siya today. Dumating siya nung 20. Oo, nung 20 siya dumating. And then ngayon ko pa lang siya bubuksan. Ngayon lang ako nagka-time. So, itetest na rin natin siya mamaya. Yung speed test niya, yung etc. etc. So, samahan nyo. Clap. Yo. Aray ko. Ang bigat. Ang bigat niya. Ang laki-laki niya. So, ito na. Ano na yung nabili kong stand mixer. Binili ko siya sa Lazada. Actually, ang bilis niyang dumating ha. 19 ko siya in order and then 20 kinabukasan na i-deliver na siya kaagad. Ganun siya kabilis dumating. Very good, very good. Very good ka dun, Sen. So, naka-bubble wrap naman siya. So, safe naman siya kahit maano. Sarap magputok na ng bubble, ano. Yung hangin-hangin. So, buksan na natin. Start na natin buksan. Kaya ako napabili ng stand mixer. Nasira kasi yung hand mixer ko. Yung hand mixer ko, 3 years ko nang more than 3 years ko na siyang ano, na gamit. Sa mga hindi kasi nakakalam, nagbe-bake kasi ako. Gumagawa ko ng cakes. Gumagawa kasi ako ng mga customized cakes. So, kaya ako gumagamit ng mixer. Ay, ang kapal ng bubble wrap niya, in fairness ha. Makapal yung bubble wrap. So, bigla siyang nasira sa kalagitnaan ng gumagawa ako. So, syempre, no choice. No choice ang lola niyo. Nagmano-mano ako. Eh, di, ang sakit-sakit ito kinabukasan. Sobrang sakit ng braso ko. Tapos may gawa pa ako nung sumunod na, ano, na araw. So, nagdalawang isip pa akong bumili. Kasi nga, wala akong budget. Sobrang biglaan niya. So, wala sa ano ko na ano na bumili ng bago. And then may nag-suggest nga sa ano sa Lazada. And then meron kami nakita itong sa seller na to. Actually Murachi lang to. Ano lang to? 5,000 something. Ganun lang siya. Hanap ko kasi talaga sa mixer is yung heavy duty kasi nga almost every day. Hindi naman actually every day, siguro mga 4 to 5 times a week ako gumagamit ng mixer. Ay, ang kapal. Kasi ginagandahan pa yung pagbubukas. Aray, ang sakit. So, eto na siya. Medyo na ano lang yung box niya. Medyo na yupi. Pero feeling ko may styro naman sa loob kaya medyo safe pa rin siya. Mayupi yung box. Sir, 5 liters na siya. 5 liters. Sana tumagal siya. Oo. Tumagal pa siya hanggat ano, hanggat wala pa akong pambili ng mamahalin. Marami pa ako ibang binabayaran. Oo. Marami tayong bayarin. Marami tayong responsibilidad. So, dyan. I'm so excited. Wow. Ay, paano ba ito? Wait. Ang bigat. Give up ka na. Mag-let go ka na. Dito makuha. Aray. Alam ko na. Alam ko na. Slide natin siya. Struggle. Struggle is real. Ang bigat kasi niya. Ayan. Tada! Ang bango ng alcohol. Ito na siya. Hello. Sana okay. Para hindi na ibabalik. Kasi kailangan ko na siyang gamitin. Naka-bubble wrap din yung nasa loob. Wow, ang kinis. Bawal magasgasan. 5 liters na siya. 5 liters na yung mixing bowl niya. Kiowa. Kiowa, bakit naman. Bakit naman.
Ito, meron siyang manual. Kung paano gamitin. Secret. So, ito yung unlock niya. Mag-press daw. Ay, ang taray. Okay. Ay, ganun. Pumabalik. Ang bigat niya, ha? Ang bigat niya. Sana matagal siya. Matagal ang pagsasamahan natin. So, ito yung mga bala niya. Ito yung una. So, bawat bala kasi niyan, may nararapat. Nararapat. May nararapat na, para sa kanila. Ito yung isa. Mamaya ituturo ko sa inyo para saan itong mga to. Sa mga non-bakers dyan or sa mga nag-uumpisa pa lang. Ito yung isa. Ito yung bubble whisk niya. Or wire whisk. Sana ito yung pinakamatibay kasi ito talaga yung pinakakailangan nito. Ito yung wire whisk niya. Makikita niya dyan. Papakita niya kung para saan yung mga bala niyan. Bala ang tawag ko dito. Pero hindi ko alam kung ano talaga tawag dito. Accessory. Accessory daw ang tawag. Itong wire whisk na to, para to sa mga pagkikrim, sa mga egg whites, ganyan. Sa mga malalambot na iaano ninyo. And then, ito namang dough hook. Tawag daw dito ay dough hook. Para to sa mga breads. Yan, sa mga dough. Okay. Ito naman ang tawag dito ay flat beater. Kung matitigas. Pag matitigas din to eh. Sa mga pag magki-cream ka ng butter. Yan. Kasi pag magki-cream ka ng butter, matigas-tigas pa yun eh. So, hindi to pwede kasi syempre masisira to. Magkakalas-kalas to kasi medyo matigas pa yung butter. Kasi ito yung ginagamit para doon. Para mas madali siyang makrim yung butter natin. And etc. Ito yung ating mixing bowl. Ano to? Ah, iniikot siya. Para makuha. Yan. Malaki-laki siya. Let's try. Ayan. And then may lock siya. Ayan. Closer look. So, ito yung yung speed control switch niya. Ayan. So, meron siyang 1 to 6 hanggang 6 yung speed niya. So, ito naman yung headlock, yung knob niya. Pag binaba mo siya, ayun, aangat siya. So, sample. Ayan. Tapos, pagkasuksok mo, syempre, ilalak mo yan. Ayan, nalak na siya. So, ganyan ang itsura niya. So, ito, switch down natin para... Ayan, okay na. Try natin sa 1. Ay, powerful. So, yan yung number 1. Speed 1 niya. Asan ba? Kita ba? So, yan yung speed 1. So, ang kagandahan naman niya, in fairness, okay siya. Kasi yung medyo yung bottom niya is medyo abot ng bubble whisk. Oo, abot. Yun yung maganda dun. And then, speed 2. Let's try for the speed 2. Speed 3. 4. Nakakatapos. 5. Nakakatakot yung tunog niya. So, yun siya. Good. Okay siya. So far, so good naman. Okay naman siya. Para sa akin, okay na siya. Para sa akin, mag-choosy pa ba ako? Wala na nga akong budget, diba? Maghahanap pa ako ng bonggam-bongga. So, hindi naman siya ganun kamahal. Hindi naman siya ganun kamurachi. So, pwede na. Sana tumagal siya ng marami pang taon kasama ko. And marami kaming pagsasamahan, marami kaming gagawing cake together. Bigyan ko kaya siya ng pangalan, no? Comment down below kung anong gusto nyong pangalan nitong mixer kong ito. Next time, samahan nyo naman ako na gamitin natin itong bago nating nabili. Itatry natin siya. Papakita ko sa inyo yung pinakaunang-unang gamit natin sa kanya. So that's it guys. Thank you so much sa pagsama sa akin sa pag-unbox ng aking bagong mixture. Woo! And I hope you enjoyed. See you on my next video. Bye-bye. Peace out.